Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw, mga kakwentuhan. Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Rods. At ako naman si Teacher Fe. Na maghahatid sa inyo ng mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral. Handog namin sa inyo ngayon ang kwento tungkol sa isang insektong pilyo na ang mga biro niya ay nakakasakit at nagdadala ng panganib sa kanyang kapwa. Samahan niyo kami at ating alamin kung maililigtas kaya siya mula sa tunay na kapahamakan sa kwentong Si Mabi Tutubi na Kawili-Wili. Isinulat ito ni Suzette Menarisma Felicilda mula sa Divisyon ng Davao del Sur at iginuhit naman ni Neil Edward D. Diaz mula naman sa Divisyon ng Davao del Norte. Binigyang buhay ito sa inyo ni Narodora Cepeda Duran at Fe Alinsoren Salinap mula sa Divisyon ng South Cotabato sa anyo ng multimedia presentation. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ah! Tulong! Tulong! Ubod lakas na sigaw ni Mabi Tutubi. Hala! Napano ka, Mabi? Agad na lapit ni Mako Paru-Paro sa kanyang kaibigan. Nang si Mako Paru-Paro ay nasa harapan na, bigla siyang itinulak ng kaibigang makulit. Aray! Ang sigaw ni Mako Paru-Paro. Ang pakpak ko! Ang sakit! At lumipad na si Mabi Tutubi, papalayo sabay sigaw, Biro lang, Mako! Wala nang magawa at napaiyak na lamang ang paru-paro. Nakita naman ngayon ni Mabi Tutubi si Otap Alitaptap. Kanya itong ginulat at ang kalabog ng munting tulisa. Gulat na gulat ka, Otap! Tawang-tawa na wika ni Mabi Tutubi. Ikaw talaga, Mabi! Bakit ka ba nang gugulat? Ang galit na sigaw ni Otap Alitaptap habang nagpapagpag ng katawan. Nadumihan tuloy ang damit ni Otap na mahulog sa dahon dahil sa pagkakagulat. Biro lang, Otap! At lumipad ng papalayo si Mabi Tutubi. Sa isang harden, si Mabi Tutubi ay nakarating. Nakita niyang abalang-abala ang mga bubuyo sa paghahakot ng tulot. Nakita ni Mabi Tutubi ang kaibigan na si Yugyug Bubuyog. Dahan-dahan niyang nilapitan si Yugyug Bubuyog na nahihirapan sa dala-dalang tulot. Buh! Sigaw ni Mabi, sabay lipad papalayo. Sa pagkakagulat ay tumilap ang tulot na dala ni Yugyug Bubuyog. Ikaw talaga, Mabi! Mangiyak-niyak na wika ni Yugyug Bubuyog. Isusumbong kita sa nanay mo! Galit ng hiyaw. Biro lang, Yugyug! Malakas na sigaw ni Mabi Tutubi habang lumilipad papalayo. Buong maghapon, ganun ang ginagawa ni Mabi Tutubi. Manggulat ng manggulat hanggang naiinis na ang lahat. Kaya kay Nanay Tutubi, sila ay galit na nagulat. Nang makarating sa bahay nila si Mabi Tutubi, nakasimangot na ang kanyang nanay. Mabi, hindi ka na nakakatuwa. Mahinahon pa rin, sabi ng nanay niya. Biro lang naman po yun, inay! Ang tila nakokonsensya niyang tugon. Anak, kapag ang biro mo ay nakasasama o nakasasakit, huwag mo nang ipilit. Pangaral ng nanay. Baka sa susunod,
ikaw na ang mapahamak. Imbis na matuwa, baka ikaw ang maging kawawa. Ngunit si Mabi Tutube ay sadyang makulit. Ang pangalan ng kanyang inang ay kanyang iwinaglit. Kagaya ng dati, masiglang lumilipad si Mabi Tutube sa iba't ibang lugar. Naghahanap ulit ng insekto ang kanyang aasar. Hanggang makarating siya sa isang tulay na may mga insektong nakatambay. Dahan-dahan siyang lumapag malapit sa isang tipaklong. Ngunit, huli nga ng kanyang malaman na ito ay isa palang patibong. Nang iniangat niya ang kanyang paa mula sa sapot ng gagamba, ito ay nakadikit na pala. Tulong! Tulong! Hubod lakas na sigaw ni Mabi Tutube. Napadaan si Mako Paru-Paro. Inakala lang niyang si Mabi Tutube ay nagbibiro. Naku, Mabi Tutube, ikaw ngayon ay magsisisi. Hindi mo na ako maluloko sa iyong masamang biro. At tuluyang lumayo si Mako Paru-Paro. Tulong! Tulong! Muli ubod lakas na sumigaw si Mabi Tutube. Napadaan naman si Otap Alitaptap at nakita si Mabi Tutube na humihingi ng saklolo. Nako, Mabi Tutube, ikaw ngayon ay magsisisi. Hindi mo na ako maluloko sa iyong masamang biro. At tuluyang lumayo si Otap Alitaptap. Tulong! Tulong! Tulungan ninyo ako! Halos na mamaos na sigaw ni Mabi Tutube. Nawawala na siya ng pag-asa. Kapag naabutan siya ng kasama gagamba, tiyak na siya ay magiging ulam na malasang malasa. Napadaan naman si Yogyog Bubuyog. Nakita niya si Mabi Tutube na hinanghina na. Mabi Tutube, ang biro na yan ay lubhang delikado. Labis na pag-alala ni Yogyog Bubuyog. Hindi ako nagbibiro, Yogyog. Seryosong sambit ni Mabi. Sa sobrang panghihina, halos wala na siyang boses. Mabilis na lipad si Yogyog Bubuyog upang humingi ng tulong sa mga kaibigan. Pagbalik niya, ay kasama na niya sina Mako Paru-Paro at Otap Alitaptap. Ang pang-aasar ni Mabi noon ay ginantihan nila ng kabutihan ngayon. Walang pag-aatubiling tinulungan nila si Mabi Tutube upang maalis sa sapot. Hinila nila ng hinila hanggang matanggal sa pagkapulupot. Hanggang sa wakas, si Mabi Tutube ay kanilang nailigtas. Kaya, lubos-lubos ang pasasalamat ni Mabi Tutube sa tatlong kaibigang may malasakit. Taos-puso siyang humingi ng tawad at nangakong siya na ay magpapakabait. Mula noon, si Mabi Tutube ay mas naging pawili-wili. Ang mga biro niya ay hindi na nakasasama at iniisip na niyang mabuti. Dito nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, dapat natin isaisip na ang pagbibiro na nakakasakit ay nagdadala ng panganib. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.